Yo, what is up sa inyo mga ma'am sirs? Another tutorial na naman. And ngayon naman pag-uusapan natin is about ano ba yung mga meta na Axie build or mga teams ngayon na ginagamit sa Axie Infinity game. Umpisa na agad sa ating tutorial. Ngayon ituturo natin ay yung ano ba yung mga Axie na mabili ngayon at yung palaging gamit na gamit kumbaga parang nasa yung mga trending na Axie na palagi nating nakikita sa PvP at saka sa mga streamers. Okay, so etong list na to ay ito yung pinaka-ayaw ko hanggang sa ang pinakagusto ko ngayon. Kumbaga ito yung trending ng mga team or yung build ng Axie nila. Ito yung mga type ng Axie. Tsaka yung mga cards din ng Axie na yun. So, huwag na natin patagalin. So, unang-una, kita nyo yung bird. Okay? So, bird yung unahin natin. So, yung gantong type ng bird yung pinakagusto ko. Ayan, tingnan natin yan. Bakit yan ba yung pinakagusto kong bird? Ayan, tayo natin mag-load. Kasi gusto ko pakita sa inyo, ayan, yung iba't ibang mga bird na yan. Pero dalawa na lang siguro. Kasi ang pinaka-importante dito sa bird na to is yung ganyan, yung beak niya na yan, yung bibig niya na yan. Okay. Ang card na yan is yung Little Owl. And ang ginagawa niyan is ita-target niya yung pinaka-fastest enemy. So, kapag ka-bird yung katapat mo, tapos may ganyan, kayang-kaya niyang targetin yung pinakamabilis na Axie mo at kaya niyang i-burst. Okay? So, bakit ito? Yung napili ko. So, magkano siya? 0.2. So, tingnan natin. Nabili na siya. Mura kasi yan. Yan. Bakit ito yung gusto kong type ng or build ng bird? Kasi pwede nakaka-outplay to guys dahil dito sa eggshell niya, ayan, sa horn na card niya. So, kasi kapag nag-aroma, like kagaya dun sa ano natin na video, siya yung tatargetin ng ano. So, kunwari, pulado na yung plant ninyo, pwede nyo i-save yung plant ninyo kung may heal yung plant nyo, makapag-heal kayo na ito yung atakihin. Kasi karaniwan ng ibang mga players, ginagawa kapag ka, pulado na yung or kunwari 4 health na lang or 1 ginagawa nila nag-iisang card na lang sila pa to finish that Axie. Pero yun nga, kapag may ganito ka pwede mong i-save yung ano ninyo, yung tank ninyo para ito yung atakihin. Pero ayun nga, dahil may ganito ka, may pigeon post ka, pwede mo ngayong ilipat itong aroma sa kalaban mo, 'di ba? So kapag umatake ka, ito, ito, sabay ito, yung mga susunod na attack ng Axie mo kasi 'di ba siya pinakauna kasi ito yung pinakabilis mong Axie. So kapag ka na-transfer mo yung eggshell dun sa Axie na inatak mo, ini yung atakihin ng kunwari beast, yung ano mo, yung isang pang Axie or yung plant na atakihin mo. Kumbaga, madali mo ma-burst yung fastest kasi nga matatransfer mo to. So hindi kailangan na ito itong apat na card mo or kailangan na madaming cards na nandito, basta itong tatlong to tapos yung ibang cards na ng Axie mo yung ilagay mo is mababurst mo agad yung damage dealer yung pinakamabilis. Kasi karaniwan kasi yung pinakamabilis is yung damage dealer ng kalaban. Okay? Pero ngayon iba-iba na din eh. May iba tinatago din sa yung speed nila. So ayun. Pero good way na din to para ma kumbaga mas mabilis mo ma burst yung kalaban. And also itong the last one, though meron siyang negative effect, minus attack siya kapag in-attack mo, kapag ginamit mo. Pero kasi kapag ka meron kang ganito, Little Owl, eggshell, tas may the last one ka or yung risky feather, mababurst mo agad yung bird ng kalaban kapag ka walang wala siyang armor. Same din goes dito sa kapag ka nag 4 cards ka, basta may risky feather ka, mababurst mo yung aqua nung kabila. So 4 cards kahit ito, ito, dalawa nito, tas ito, basta may ito,
yun, ma-burst mo siya. Basta kahit taling dyan sa 120 na yan, tas ito, ma-burst mo agad yung aqua ng kabila. So, ganun na siya kaganda. Kung hindi mo na ma-burst kapag wala to, pwede mong i-transfer yung buff, tapos paatakin mo yung ibang axe mo, diba? So, kumbaga, burst type yung ganitong type ng bird. Yung isa namang type ng bird is yung mataas yung armor niya, which is yung ito. So, yan. So, papansinin mo, may armor yung mga ano niya, mga yan, may armor siya. Yan, may armor siya. Yung iba pang ano niya, ito, nasan pa ba? Ito. Itong Raven, yung move. So, may mga armor siya. Yan, ito pang kontra ng itong Raven card na to. Mas ididig natin yung mga cards na yan, guys. Pero yun, pabilisan lang natin. Sa, meron akong i-upload about naman sa mga cards per Axie. So, yan. To pang ano to pang counter sa mga Ronin Beast. Yung mga critical na Beast na mamaya pag-uusapan natin. Kasi isa din yun sa meta. Ito din ginagamit para hindi mag ano, mag lastan. Kapag kasi chilled, hindi siya makakapag lastan. So, yan. Little Owl pa din. And Eggshell. So, yung iba nag-armor, kumukuha ng armor na bird na card para hindi sila ma-burst. Kunwari, first round, parehas kayong may Little Owl ng kabila para to secure yung ano mo, yung bird mo, mag-armor ka kasi hindi ka ma-burst kapag may armor ka. Okay? So, next natin, guys, ay ang beast. Itong beast. Yan natin. Yan. Ito yung beast na pinapalaro namin sa mga scholars namin. Kasi sa scholars ng Control Gaming, ang gamit namin ay ang ABP. So, Aqua, tapos Beast na ganito. Yung moves niya, or skills niya, or cards niya. Tapos, Plant. Okay? So, mapansinin mo, pure Beast yan. Click tayo ng isa. Yan. Pure Beast itong mga to. Tapos, ang moves niya ay, itong, ang ano niya, ang nickname niya sa mga nagtitrade is Ronin Double Nut. So, Ronin Double Nut or Ronin Donut. Ayan yung mga palayaw niya. So, ayan. May Ronin. Ito kasi yung pinakamagandang, isa sa mga pinakamagandang card ngayon. Kasi kapag kakinombo mo siya with two cards, eh, mag-sure ball critical siya. Okay? So, paired up mo siya sa Imp. Kaya Ronin Imp yung tawag nila. Kasi maganda na may Imp ka. Ayan, Imp. Ivory Stab. Kasi kapag nag-critical ka, may mag-gain niya energy. So, kumbaga, utility siya at the same time damage dealer. So, yung double nutcrack. Plus 20% damage kapag inad mo siya sa another nutcracker. So, pareha siyang nutcracker. So, kumbaga, combo-combo siya. Tapos, mataas yung kanyang armor. So, pang-walknet yan ng plant. So, 3 cards, dalawang nutcracker plus Ronin, patay agad yung plant ng kabila. Basta wag hindi mag-armor. Yun. So, pang ano to, pang fast kill sa plant. So, yung iba din, kumukuha ng high damage na lang, pinapalitan nila itong imp. High damage na lang, or isang nutcracker, pinapalitan nila ng isa pang high damage card. Or yung dalawa, high damage card na beast. So, kung titingnan natin yung stats nito, 41 yung speed niya. So, yung iba, ginagawa nila, kumukuha sila ng aqua na ano dito, papalitan nila yung mata. Kasi, di ba, itong likod, horn, bibig, tsaka buntot lang naman yung nagkakaroon ng card. Yung mata tsaka tenga, walang affect, hindi naapektuhan yung cards. So, ginagawa nung iba, ginagawa nilang chop suey para mabilis yung speed nung ano nila, beast nila. Kunwari, ABP din, or BBP din yung ano. Basta may katapat silang beast. Kapag napatay parehas yung plant, para mas mabilis yung beast nila, is iniiba nila yung mata tsaka tenga. So, pwede nyo yung i-ano dito, guys. Sa pang-filter. So, papalitan nyo to. Gagawin nyo yung bird or aqua. Para magkaroon siya ng 42 or
mas mataas kaysa basta sa 41 kasi ganito yung speed ng normal na aqua. Okay? So ngayon naman dako tayo sa plant. Okay? Okay, tingnan natin. Okay, yan. Sa plant naman ay ito yung mga cards or mga skill. So pure aqua yung kukunin natin. Ito yung recommended ko. Kasi 61 health siya, 516 yung health niya kapag sa game na. So ano yung pinaka-importante dito sa card? So unang-una is yung itong serious bite or serious or yung vegetal bite or tsaka yung pumpkin. So dalawa yung pinaka-importanteng ano diyan, hindi dapat mawala. Kumbaga yun yung magandang kunin agad. So yung ayun, serious sa bibig, tapos sa back naman niya ay yung pumpkin. Okay, bakit? Ayun, tingin natin dito, nag-load na, ayan. Ayan, kita nyo na ano siya, tawag dito, pure, para 61 health. So, ayan. Yung serious bite kasi guys, first round kapag nakuha mo siya, makaka-disrupt ka na kasi still energy siya. Basta comboan mo with another one. So, madalas kong kinukombo dito, ito, serious bite, tsaka itong leech or pumpkin. Hindi ko kinakombo tong carrot sa first round. Kasi, bali wala, hindi naman nabibreak yung shield mo eh. So, ayan. Wooden stab. Tapos, serious. Ayun talaga yung pinakamaganda. Pero, mas maganda kasi dalawa yung pwede nating horn. It's either beach or yung wooden stab or itong cactus or prickly trap. Bakit mas maganda para sa amin, mas maganda itong prickly trap lalo na kapag pure kayo kasi 31 lang yung speed mo, ibig sabihin ikaw yung pinakalas, kung ikaw talaga yung pinakalas ba kung pure ka talaga ay na nga lang magkakatalo na lang din sa ID kung pares kayong pure ng plant na kalaban mo. Pero yun, matik 120 damage kung ikaw yung pinaka ano. Pero maganda din tong beach kasi kapag na-break naman yung shield mo, matik 120 damage din. So, kumbaga, either of the two, goods yan. Okay? Ito yung gamit ko ngayon, yung beach. Ito yung pinapagamit namin sa scholar, yung prickly trap. Tapos, yung pumpkin, pang save talaga to. Tapos maganda din kapag hindi siya na-break, may draw card ka. Kasi mas maganda, nakakuha ka na agad ng cards para madami kang pagpilian na combo. Bukod sa nag-iipon ka ng energy, maganda din madami kang cards kasi nangyayari din yun na lalo na kapag may kalaban kayo ng bug na nagtatanggal ng card, madami nga kayong energy, konti naman yung card kasi di ba nga every draw tatlo lang yung card na nadadagdag. So yun, maganda din tong may pumpkin. So and last na isang iteration kasi yun nga, itong carrot is pang gain energy din siya. Ngayon paano maka-counter yung ganitong style? Yung pang-atlong tank na ano ko sa inyo, yung ang tail niya is yung hotbot instead of carrot. Kasi yung itong hotbot pang-negate siya ng mga serious. So pwede kang kumbaga pwede kang mag-skip turn kapag ka na hotbot mo yung kalaban mo. So next round kung walang goda or basta kahit anong pang break ng shield, serious lang talaga yung pang steal or pang break ng energy mo, maganda tong hotbot para manegate yung serious. Kumbaga hindi ka kakabahan na baka ma-stealan ka ng energy. So ayun, kaya maganda din tong hotbot kasi para sa akin mas maganda tong hotbot kesa dito sa carrot. Mas mahal din tong hotbot kung papansinin nyo dito sa ano, tingnan natin dito ba, kung papansinin nyo dun sa listahan na yan. So kung mag-scroll down pa tayo para makakita ng hotbot, tas yung hotbot pa na nandito, hindi pa nabibili, nabili na siya. So kumbaga tingnan mo, layo. So pwede kang makabili ng nasa 2-3-2-4 dito 2-5, pero hindi na nga nabibili yan, naka-disable. So kumbaga, mas mahal talaga yung hotbot, guys.
Pero goods na din naman yung carrot kung pang farm or normal tank. Okay. So, another one is itong aqua. So, aqua. So, hype na hype yung aqua kahit dahil ko. Bakit? Kasi yung aqua high damage, tapos medyo makunat siya kaysa sa bird. Okay. So, ngayon, unahin natin tong backline na aqua. Kasi merong dalawang type ng aqua. Yan, itong ganito. Yung buntot, koi. Yung isa naman, Nemo. So, sige. Yan natin yan parehas. So, antayin natin mag-load. So, ano ba yung magagandang cards dito sa aqua? Ito yung kumbaga normal na pwede mong kunin na hindi ka na magsisisi. Pero meron pang ibang cards ng aqua na maganda siyang i-combo. Kasi nga, high armor. Yun. Kasi itong papakita ko sa inyo, ito yung kumbaga parang meta lang ba? Na kumbaga pinaka-normal na makikita nyo. Which is ito. Ayan yung cards niya. Which is yung koi. Ayan. Isa yan sa importanteng card ng backline. Kasi kapag umatak ka, plus speed ka. Okay? Sa current round and next round. Kasi same din dito. Ito hindi naman kapag umatak ka. Kapag inatak ka naman dito. So maganda yung combination niyang koi and goldfish. So kumbaga sure ball na ikaw ang uunahing umatak. Kung mapapanood nyo sa live ko, gamit na gamit ko yan kapag ka-aqua din yung kalaban ko. So nire-reserve ko yan sa last round kapag one-on-one ng aqua. Ito naman, risky fish, pangbasag natin. Kasi kunwari yun nga, double aqua kayo, wala kayong pambasag ng tank or ng reptile. So magandang may ganito para makilinin niya yung mga tank at saka yung mga terminator reptile na yan. Nag-discuss natin mamaya. And of course, yung soul star. Ito yung isa sa imba na ano nito na card na discuss din natin yan sa live. Na dito, kapag ka-inattack mo ng soul star tapos sakto-sakto, kunwari 115, hindi na siya maglalastan. Unlike kapag yung ibang card, kunwari 110 yung buhay ng kalaban tapos ginamit mo goldfish, mataas yung probability, lalo na kapag beast, kapag mataas yung moral, maglalastan siya. Unlike kapag tinira mo siya, kaya pang dulong card palagi itong soul star, pang sure kill. Siya yung pang sure kill para hindi na mag-enter ng last stand. Kasi kapag nag-last stand, guys, mas mataas yung percentage na mag-critical. Ayun. So, next is yung mid lane na aqua. Ayan. So, kung papansin ninyo, ang nagbago lang is yung tail niya. Kasi, karaniwan kasi nga sa mid lane, ayun yung utility, nagigain ng energy, at same time, can deal damage. So, same nga, cards, goldfish, para kapag ka siya na yung atakihin, siya yung, kapag nakasurvive siya, siya yung unang pading aatake, so makaka-attack pa siya. Kunwari, may natirang konti sa kanya. Risky fish, pang basag din. And soul star, pang last hit. Ito lang yung naiba, Nemo. So, para kapag nag-combo ka with the other cards, may gain 1 energy. So, yung iba, pinapalitan yung bibig nito to lamb para mas mataas yung, armor niya. Yung iba din, pinapalitan yung soul star ng mas oranda or clamshell or babylonia. Yun. Yun yung mga iba pang pinapalit nila dyan. Kasi mas maganda, mas mataas yung armor nung mid lane nyo. Kasi para maka-attack pa ulit siya. Kunwari, 2-on-2. Tapos naunang umatak to. Kumbaga, hindi agad mababurst siya sa kapag 2-on-2 na kayo, tas mas una yung attack yung kalaban. Iyon yung logic, kaya mas mataas yung armor na kinukuha ng iba dito sa mid lane. So ayun, ganun din sa back lane, minsan mas mataas yung armor na kinukuha ng iba. So depende na lang yan sa inyo, pero ito yung normal na pwede nyong bilhin. Risky fish, tingnan nyo kung ano yung maganda, and consider nyo din yung lamb kasi yun yung... Okay guys, so ang last na i-discuss ko ngayon ay ito, Terminator Reptile. So Terminator Reptile at Dust ay isang chapsuy.
So, yung iba kasi, di ba, daming na ano sa kabag chop suey. So, makikita ninyo dito in action ng isang chop suey. Yung iba kasi na huhumaling sa pure. Okay, ano bang meron sa Terminator Reptile? So, merong dalawang klase ng Terminator Reptile. Iyan. Tsaka yan. Anong pagkaiba nila? Kung papansin nyo yung stats nila, ang mga peking Terminator Reptile ay ayan, yung speed nila. Kasi dapat 42 yung speed. Bakit? Bakit ngayon 42? Kaya 42 guys, para mas mabilis ka sa beast. Kasi yung mga beast 41 speed lang sila. So kung 40 ka, baka maunahan ka ng beast kung hindi mo sila maatake ng lagging. So mamaya discuss natin yung lagging. So yan, maganda din naman tong peking Terminator Reptile, pero mas maganda pa din yung 42 speed para kayo yung unang atake kapag ka may beast yung kalaban nyo. Kasi nga kapag beast na pangwaknitan, kitang-kita nyo naman na kaya kayo i-burst lalo na kung hindi nyo na-activate yung tiny shell nyo. Okay, sige, let's get it on. So ngayon ang mga cards ng Terminator Reptile ay unang-una itong tiny shell. So stun yan kapag ka na-break nyo yung shield nya, itong Terminator Reptile. So mataas yung shield nya kapag na-break nyo yun, diba? Doon pa lang sa mga shield ng mga to, ng cards na yan, bago nyo pa yun ma-break, ayan, mag-GG na agad kayo. So pagka na-break nyo, kumbaga ma-break agad yung combo ninyo. Okay, the next one is itong champ na kapag kami kasama sa dalawang card, magpo-proc na mag-i-stun siya kapag umatak siya. Ito defensive, ito offensive stun na ma-i-stun mo yung enemy mo. Note guys na nakapag-stun kayo, kapag inatake kayo ng kahit anong attack niya at meron kayong stun debuff, mawawala yung kahit anong shield ninyo. So kahit nakapumpkin kayo, basta na-stun kayo, waknet kayo ng isang Terminator Reptile. Kasi nga kapag naka-debuff na stun kayo, bali wala yung shield ninyo, dediretso yung bawas sa buhay ninyo. Okay, and ito laging sobrang ganda niya para dito sa Tourney Caterpillar at dito sa Tiny Turtle. Kasi nga, ayun nga, easy ka na makakaroon ka ng 2 cards dahil dito, kasi zero energy siya guys. Tapos, bakit siya maganda dito sa Tourney Caterpillar? Kasi kapag may debuff yung target, 130 damage yung 130% damage yung ibibigay sa inyo ng card na to. So isipin nyo na lang yung damage niyan kapag ka may stun, tapos merong or may lagging na debuff kayo. So may negative speed kayo. So, 'di ba? Sobrang hirap noon, lalo na kapag bird kayo, hindi kayo unang matitira kasi may minus speed kayo, or kapag ako kayo, mamaminusan kayo ng speed kung wala kayo nung goldfish. So, 'di ba? Sobrang hirap kalaban talaga nito. And note, malakas ang reptile sa mga aqua and bird. And mahina ang mga aqua and bird sa reptile. So, ang hirap niyang kalaban. Pero ang mas improve nito ay yung dust na Terminator. Ayan, kita nyo ang mahal. 2.2 guys. Convert nyo na lang kung magkano ang 2.2 wet ngayon. Baka siya mas mahal kasi mabilis siya. At the same time, ang kunat niya guys. Oh. Ayan, so same cards pero dahil nga ganun, hindi pa nga to kompleto kasi ayun, beast pa yung mata niya. Paano kung iba yung mata niya? Pwedeng aqua or plant yung mata niyan. So yun guys. Kaya siguro din ang beast para mataas lang din yung moral. Pero yun, sobrang mahal nito guys. So ganyan siya. Okay, sobrang hirap nito patayin kasi mas makunat siya kaysa sa reptile. So yun guys, dyan mag-e-end yung video natin. And sana like, comment, share, and subscribe din nyo ang ating channel at ating mga videos para madami pa kayong matutunan. So, yun lang, ma'am, sirs. Peace out.